Okay, magandang araw mga bro. Welcome back sa ating channel. Ito, pagkatapos nating mabagyo dito at mabaha, ito yung unang vlog natin. Mikata na 22 inches sa LED TV. Ito yung napili nating i-vlog mga bro dahil ano to, grabe yung pagkalubog nito sa baha. Talagang puro putik ito. Makikita nyo mamaya. Medyo mahaba nga lang tong video na to mga bro dahil ito papakita natin kung paano natin to ginawan ng paraan. Kung gusto nyo gawin din doon sa nabahang TV nyo yung ginawa natin dito ay ingat-ingat na lang dahil risky din yung pagbabaklas nito mga bro. At pwede nating masira or mas lalong masira yung TV lalo na yung pagtanggal ng kanyang LCD panel. Kaya kung para makasigurado kayo na mas malaki yung porsyento na magagawa siya is ipagawa nyo na lang doon sa mga qualified at experienced technician. Meron pa akong nakabilad doon na dalawa. Ayan, meron pang nakabilad doon na LG at saka Samsung 32 at saka 42. Nabili ko kahapon. Bali marami tayong nabili na nabahang na TV mga bro. Yan, hindi masyado ang ano noon, hindi masyadong nababad. Kaya itong ginawan natin ng video na to is nababad talaga to. May mga natira pang putik dyan pero okay na siguro yan. Napagod na tayo sa paglilinis dito. Bale, pinagtulungan pa namin to ng kapatid ko eh. Okay mga bro, umpisan na natin. Yan mga bro, makikita nyo dyan na sobrang putik yung nasa loob yung kanyang screen. Ayan, medyo basa pa. Makikita nyo naman na basang-basa pa yung putik. So, ayan, yung kapatid ko na yung pabubuksan natin dito. Ayan, grabe. Ayun o. Medyo basa pa yung kanyang LCD panel. O, mga ano to mga bro? Mga tatlong araw pagkalipas ng baha bago to dinala sa amin. Kaya, ayan yung makikita nyo na talagang napasukan ng mga putik dun sa loob. O, try lang natin tong linisan. Bali, yan pwede natin yung buhusan ng tubig yung may putik na yan para matanggal yung putik tapos patuyuin natin. Huwag nating ano, huwag nating idirektang ibilad sa araw habang basa pa yung ating LCD panel dahil baka mas lalo siyang masira at mabakbak yung kanyang protective coating doon sa palibot ng screen or yung mismong pagkakaband ng kanyang mga source cuff at saka side cuff is baka matanggal mga bro. So ang ginawa natin dyan is hindi ko na binuhusan ng tubig yung kanyang LCD panel. Hinayaan ko siyang matuyo, hindi nung matuyo siya. Ayan, brinas ko na lang ng toothbrush yung kanyang mga source cuff para matanggal yung kanyang mga natuyong putik. So ayan, ingat-ingat lang sa paglinis nito dahil pag nadiinan natin masyado yung kanyang mga source cuff is napakanipis niyan mga bro. Pwede yung mapunit. At pag mangyari yon is wala na. Banding machine na lang ang pwedeng makakapagdikit ulit. So, ayun, tiyagaan lang yung gagawin natin dito.
At para matanggal yung mga nato yung mga alikabok diyan, yan no, medyo natanggal pa yung kanyang interface ng LCD or LVDS cable. Yan, linisin natin maigi mga bro. Tapos yung kanyang LCD panel, pwede naman natin yung punasan ng medyo basa lang ng konti yung basahan para matanggal maigi yung dumikit na putik. Yan. Yan yung sensitive mga bro, dahan-dahan lang sa paglinis dun sa kanyang mga side cuff dahil napakanipis niyan. Pwede yang mapunit. Ayan, medyo natagalan din ako dito sa paglinis dito mga bro. Dahil hindi ito makukuha sa apurahan. Dapat is maingat tayo sa paglinis dito para hindi sayang yung pagod natin. Town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking the lonely streets. Ayan, punasan lang natin ng ano. Medyo binasa ko yung basahan dyan para madaling matanggal yung kumapit na putik doon sa kanyang LCD panel. Pero huwag naman yung ano, yung masyadong basa yung pampunas natin. Tapos punasan din agad natin yan ng toyong basahan mga bro. Yeah.
Ayan, punasan na natin siya ng tuyong basahan para matuyo yung medyo basa na pinunas natin kanina. So ayan, bali ang sinunod ko dyan na lininisan is yung kanyang light guide. Bali ang ginamit pala dito na backlight mga bro ay edge type. Bali nasa taas at saka baba yung kanyang backlight. Ayan, nalinisan na natin lahat. Pero hindi ko pa nalinisan mga bro yung yung cover niya at saka ayun yung cover sa harap at saka yung sa likod. Itetesting muna natin kung gumagana pa rin yung kanyang LCD panel para hindi sayang yung pagod natin sa paglilinis lahat. Test muna natin kung okay siya. Ayun mga bro, okay siya. Buti na lang gumana. Walang damage yung kanyang LCD panel. So dahil okay siya, is pwede na nating linisan lahat yung kanyang cover para kung sa ganun is may matakpan na natin at pwede na nating kontakin si customer at ipapaalam natin na okay na yung kanyang unit.
Ayan, malinaw pa yung kanyang picture. Ito na mga bro, yung mga ginawa natin. Buti na lang na naayos pa natin itong TV na to. Lumubog sa baha. Siguradong matutuwa yung customer natin dito. Hindi siya bibili ng panibagong TV. Ito kung may kung nagustuhan niyo yung ating video, paki-like, share and subscribe na lang. Maraming salamat mga bro. Yan mga bro, bali papasyal lang tayo doon sa kabilang bayan kung saan nagtatrabaho yung misis ko. So ito, bali mula dito sa akyat na to is nasa kulang-kulang 10 kilometers pa to na akyatan. So bali binabiyahe ko to ng Lunes at saka Biyernes. Mula doon sa pinagtatrabuhan niya is nasa kulang-kulang na 45 kilometers hanggang doon sa bahay namin. So ito, tingnan natin kung magawa na dinisan na nila yung daan dahil kalimitan pag ganito na may bagyo is maraming landslide dito mga bro. Sana maka ano tayo, makalusot yung motor natin. Bali hanggang dito na lang yung magandang kalsada dahil kasalukuyan pa lang itong ginagawa mga bro. So ito na, buti na lang nalinisan na pala dito yung unang landslide. Ayan, mayroon tayong sinusundan na motor pero hindi yan aakyat mga bro dun sa ano pinakatuktok dahil kayang makaakyat sa parang tari daan dito. So ito kung yung titingnan is parang hindi masyadong matarik yan pero matarik yan mga bro. Pag ganito na kasama ko si Mingis is nasa ano yan, nasa sekunda lang yan. Pero pag mag-isa ako is nasa tercera kwarta yan o pwede siya. Dalawa kami hanggang sekunda lang ako mga bro. Yung pinaka matarik dyan is talagang primera, hindi niya kaya ng sekunda na may sakay ako. Yung primera talaga may one set inside pa yung gamit ko ng motor. Yan o, makikita niyo yung side mirror ko na tanggal. Swamp lang ako yan noon, hindi ko pa napapalitan. Pero dito sa kaliwa, meron yung side mirror. Yung sa kanan na lang, yung sa kanan lang ang wala. So ito na yung umpisa ng ano,
porbadang daan. Matarik to mga bro. Ginawa yung porba-porba dahil masyadong matarik na kapag dinerate nila. Bali, naka-premera pa rin tayo dyan mga bro. Lalo na doon sa mga maputik na daanan. Yung semento kasi kapag nahaluan na yan ng putik mga bro, mas lalong madulas siya. Ayun. Paligid. Pagkaraniwan na dito yung mga selection lang pag pababa na yung daan. Kalsada dito kasi kung minsan palagi yung landslide may nakulog na malalating bato dito kaya yung sisira din kalsada. Ito yung isa sa pinakadelikado dito mga bro, kung minsan may nakulog yan na malalating bato. Papansin nyo, tumatalon-talon pa yung motor dyan dahil hindi nga maganda yung ibutas-butas yung ating kalsada. Kaya ganyan, tumatalon-talon yung ating motor. Magmato yun. Pwede nga pa, Jai?
sa skin na parte nito. Palagi kasi basa to eh. Kahit na ano, kahit na hindi tagulan, basahin yung parte nito. Ay pokal yata dyan sa taas niya. Ayan, hindi pa pala natanggal yung mga naglagulagan dito, mga bato. Oh, marami pang landslide. Talagang motor pa lang talaga yung pwede pwedeng dumaan dito. Merong ano diyan, merong malaking landslide diyan na talagang gilid ng bangin. Ayan, pinababa ko muna si Mrs. diyan dahil may kasalubong kami na isang motor din na pababa. Ayan, pinababa ko muna diyan si Mrs. Mahirap na, malaglag kami. Mga bro, balik kinababa ko kasi Mrs. Don. Yan yung nagtatadyay. Delikado. Ito, maputik pa talaga dito. Thank you.
Nanti ay bolong cermin tau. Ada mau cuma data. Data apa kau senang tu? Kamu dah. Kamu susah. Kapan dekat kakak tuan? Malapit na tayo doon sa school na ano, nagtatrabuhan ng mesis ko. So, maraming salamat sa panunod nyo ng video natin. At, sa susunod na mga araw, baka sakaling makapag-tulog tayo ng video. So, dito na tayo sa Barangay Pugil, Sitio Ligway, Lonyon. Ito na, nakarating din tayo mga bro. Maraming salamat sa panonood ng ating video. Ito na yung eskwelahan na pinagtatrabuhan ng misis ko. Okay, maraming salamat.